Once again, my name is Anthony Gatchalian. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga first-timers. Sino po dito yung first time ngayon lang po nakapunta po dito? Sige po, first time po. First time lang, ngayon lang po. Okay, pwede po ba natin welcome yung mga first-timer ho natin? Yan. Yan. Alam niyo po, kaya ho namin kayo wini-welcome at kaya ho namin kayo pinapalakpakan dahil naniniwala ho kami kayo na po ang next millionaire ng AIM Global. Yan. So, dapat po, napipil nyo yan. Dapat po talaga pinaniniwalaan nyo yan. That is, may mga tao po nagsasabi sa inyo na dito talagang may pag-asa ka para umaman. Kaya nga po dito, batayan ho namin laging good morning. Kasi nga dito, good morning as always, laging may pag-asa. And then naniniwala po ako, sabi daw nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Sige, ganito po, ang trabaho ko naman, ipakita ho sa inyo kung ganong kagandang opportunity ito. So, gusto ko ipakita ho sa inyo kung paano ho kayo kikita sa ginagawa ho namin. And then, unahan ko na ho kayo. Itong opportunity ito, para talaga sa mga taong gustong umaman, gusto talagang umasenso, gusto talagang magbago ang buhay. Sino po dito gustong kumita ng pera? Taas ang kamay. Yes! Sige po, palakpakan nyo po sarili nyo. Yan. Sige, ganito po. Hindi ko na po papatagalan. Bibilisan ko na lang para hindi naman po kayo masyadong gabihin. Umagahin lang ho kayo. Okay lang po ba yun? Oh, yan. Oh. Sige po. So, kanina po, pinag-usapan kanina yung product. Tama po ba? So ngayon, ang trabaho ko naman, ipakita ho sa inyo kung gano'n naman po ka-potential yung negosyo. Kung paano naman ho kayo kikita o paano ho kayo makikinabang. Pero kung naniniwala, kanina pinakita ho sa inyo, naniniwala po ko, sabi daw nila, magiging maganda lang ang business mo pag maganda ang product mo. Pag maganda ang product mo, maganda ang business mo. So kanina, pinakita sa inyo kung gano'n kaganda yung product ho natin. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung gano'n naman kaganda yung kitaan. Okay po ba yun? Yan. So yun nga lang, pag business ang pinag-uusapan, hindi po lahat ng tao business-oriented. Agree? Karamihan ng tao, pag inaalok mo ng business, ang daming perspective po yan. Pag inaalok mo ng business, ang daming nasa isip po yan. Hindi kaagad nakakapag-decide ng tao pag aalok mo ng business. Totoo po ba? Yes. And karamihan kasi ng tao, hindi po business-oriented, karamihan po ay career-oriented. So iba po yung mindsetting po. Kaya, sabihin na natin maganda yung product, bibili ka ng product, nagustuhan mo yung product, pero yung totoo, paglabas mo dito, maaaring hindi ka decided na gawin yung negosyo. Kasi nga, hindi po business-oriented ang tao. Pero para makapag-decision ho kayo, gusto ko ipakita ho sa inyo kung gano'n baka potential tong negosyong ito, tutulungan ko po kayo. Alam niyo po, mas maganda na yung may pinanghawakan ka kaysa namang wala. Malay mo, pagdating ng panahon, nagplano ka mag-business, at least mas maganda yung handa ka kaysa namang hindi handa. Tama po ba? Mas maganda na may mag-negosyo kang may alam ka kaysa namang wala. Eh, ang totoo, marami pong pumapasok sa negosyo, walang alam. Dahil ang totoo, wala naman ang tuturo sa kanila. And good news po, kung sakasakaling mag-decide kang pumasok sa business, mas maganda yung prepare kaysa naman hindi. Kasi bakit? Ang laki ng perang itatapon mo pag hindi ka prepare. Agree? So ngayon, para mas maganda ang usapan ho natin, para makarelate kayo dun sa pag-uusapan ho natin, ang maganda dito sa product ho natin, ang involved ito. Ngayon kung tatanungin ko po kayo, ito pa pinag-usapan kanina. Ngayon kung tatanungin ko po kayo, magandang bang business ang health? Yes! Kung iisipin nyo, parang ang daling isipin, pero ang totoo, at the back of your mind, hindi ka sigurado kung potential ba talagang negosyong ito. Kung maganda ba talagang negosyong health. Parang medyo madaling sagutin, pero sa likod ng isip mo, hindi ka sigurado kung talagang magandang negosyo ang health. Okay, para mas maganda usapan, pag health ang pinag-uusapan, dalawa lang po ang involved. Tao saka hayop. Tanong, meron pa bang ibang involved? Meron po ba dito alien? Wala naman. So, pag health ang pinag-uusapan, dalawa lang involved. Ulitin ko, tao saka hayop. So, since tao po kayo lahat dito, pag-usapan natin tao, okay lang po ba yun? Yes. Buti naman. Okay. Tingnan ho natin ha, kung tatanungin ko po kayo, importante po ba sa tao ang health? Yes. O sobrang importante? Sobrang. Alam niyo kung bakit ko tinanong? Simple. Pag tinanggal ko ang tao, may health? Wala. O pag tinanggal ko health, may tao? Wala. Ulitin kong tanong, importante po ba sa tao ang health? Yes. O sobrang importante? Sobrang importante. O pansinin niyo po ito ha, kung sobrang importante sa tao ang health, anong ibig sabihin po niyan? Nagiging importante na rin sa tao ang business mo dahil ang business mo ito. Kaya tanong ko kayo kanina kung maganda ba talagang negosyo ang health, kung potential ba to. Alam niyo kung bakit? Maraming negosyo po sa buong mundo na hindi po importante sa tao, pero tumatakbo. Gusto mo patunayan ko? Nakakita na po ba kayo ng Tamtax? Nakarinig na ng Tamtax? Nakagamit na ng Tamtax? Ang Tamtax po ba nininegosyo?
Kung ang thumb tax nininegosyo, importante po ba sa tao ang thumb tax? Yes. Importante sa tao ang thumb tax? Ito tanong, kaya mo bang mabuhay na walang thumb tax? Yes. O, ulitin kong tanong, importante ba sa'yo ang thumb tax? Eh, kaya mo nga mabuhay. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-importante sa'yo yung thumb tax dahil kaya mo mabuhay kahit walang thumb tax. O, pansinin mo to. Kung yung thumb tax na hindi importante sa tao, pero yung may-ari ng thumb tax o pagawa ng thumb tax, ay sobrang yaman, tumatakbo kahit hindi importante, eh di mas lalo yung business mo na importante sa tao. Ako niya, idea? Kaya po bang mabuhay ng tao na walang health? Kaya po bang mabuhay ng tao na walang thumb tax? Siguradong tatakbo business mo. Dahil hindi po kaya mabuhay ng tao na walang? O para mas maganda uusapan, pag tao ang pinag-uusapan, naniniwala po ba kayo may katawan yan? Buti naman naniniwala ho kayo. Ngayon kung tatanungin ko po kayo ulit, importante po ba sa tao ang katawan? O sobrang importante? Alam niyo kung bakit ko tinanong ulit yan? Simple, pag tinanggal ko ang katawan, may tao? Wala. O pag tinanggal ko ang tao, may katawan? Wala. Ulitin kong tanong, importante o sobrang importante? Importante. O kung sobrang importante sa tao ang katawan, what if mapabayaan ng tao ang katawan? So anong nangyayari? Gusto niyo nang patayin? Hindi. Kayo po ba, gigil po matay? Huwag niyo muna po patayin. Mas maganda siguro ho, hayaan niyo muna po magkasakit. Totoo hindi? Kasi yun naman ang gusto ng tao eh. Pag napapabayaan ang katawan, nagkakasakit. Totoo hindi? Sakalang naman nagpapagamot ang tao pag? May oh. So ito yung totoo. Pag nagkakasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapagamot. Pag nagpapagamot, nagpapacheck up. Pag nagpapagamot, anong binibili? Gamot. Ang gamot. Gastos hindi. Mahal o mura? Kahit generic pa yan, mahal po yan. Kahit less 25% ka pa. Ibig sabihin, pag hindi mo ginastosan ang gamot, anong mangyari sa sakit? Lalala. Pag lumala ang sakit, anong mangyari sa katawan? Mamamatay na talaga? So, ibig sabihin talaga, gusto niya na talagang patayin. Huwag ho kayong magalala, papatayin ko rin yan. Huwag ho kayong magalala. Hayaan nyo man na pong lumala. Ibig sabihin, hayaan nyo munang lumala. Kasi ito yung totoo eh. Ang tao po nagpapacheck up lang pag malala na ang sakit. Alam niyo po ang tao, hindi naman po natatakot. Alam niyo po ang tao kung bakit natatakot? Ito po yan eh. Hindi dahil dun sa sakit. Hindi siya natatakot na malaman ang sakit niya. Alam niyo kung saan natatakot? Bakit ayaw magpa-check up ang tao? Dahil po dito. Dahil ayaw pong gumastos kasi yung totoo. Alam niya nang masakit, pero bakit niya tinitiis? Kasi nasa isip niya ay gastos, pero hindi nila alam mas magastos pag lumala yung sakit. Ito ang problema. Akala nila, katawan lang ang naapektuhan sa tao. Pero hindi nila alam, apektado pa to. Totoo hindi. Kung ikaw estudyante, apektado pag-aaral mo. Agree? Ibig sabihin, apektado trabaho. Sa tingin nila, akala nila, trabaho lang ang naapektuhan, katawan lang ang may problema. Hindi ang hindi nila alam, apektado pa to. Totoo hindi? So, ibig sabihin, pag apektado trabaho, apektado ang kita. Pag apektado kita, siyempre, automatic po, apektado din ang pamilya. Kasi tingnan mo ah, pag wala kang trabaho, wala kang kita, apektado pamilya. So anong pantutustos mo sa pamilya mo pag hindi ka nang kumikita, wala kang trabaho dahil may problema ang katawan mo? Ang pinakamalupit na apektuhan sa tao, eto yung pangarap. Tandaan ninyo, katawan lang ang ginagamit para makapagtrabaho, pag kumita ka, para abutin ang pangarap. Totoo hindi? Pag naabot mo na ang pangarap, aba, katawan lang din ang gagamitin mo. Ay. So, ibig sabihin, anong sense, buong buhay mo, nagtrabaho ka, oo nga, kikita ka, pero kung magkakasakit ka lang naman din. Aanin mo yung limpak-limpak mong salapay kung punong-puno ka naman ng sakit. Alam niyo, yung ubot-sipon, ang hirap nang eh. Eh, paano pa kaya kung may cancer ka? Eh, paano pa kaya kung may diabetes ka? Tandaan ninyo, sabi daw nila, madaling kay tayo ng pera pag masipag. Yes. Opo. Madali raw kay tayo ng pera pag matyaga. Opo, pero ito naman sasabihin ko, the moment na nalagkasakit ka, madali rin ubusin ng sakit ang pera mo. Oh. Alam mo kung bakit ko sinasabi yan? Ang dami ko ng taong nakita, narinig, mayaman. Pero yung nagkasakit, ubus lahat ng kayamanan. Totoo hindi? Ito nga, kanina nag-uusap kami. Huli na akin kaumiran ako bago ako pumunta, may kausap po ako. Ang problema,
nangungutang na ngayon samantalang siya yung pinakamayaman doon sa lugar nila. Nagsibentahan, alam mo, sakit, nagda-dialysis. So, nakuha niyo yung idea? So, ibig sabihin, aanin mo yung limpak-limpak mo sa lapi kung punong-puno ka naman sakit. Eto, mas masakit. Wala na ngang pera, mahirap na nga, may sakit pa, yun ang masakit. Tata? Oh. Pero teka lang, Anthony. Teka lang, Anthony. Eh, bata pa naman ako, kaya hindi ako magkakasakit. Totoo, hindi. Kung sinasabi mong bata ka pa, ito sasabihin ko sa inyo. Alam niyo po ba, sakit ng matanda, sakit na rin ng bata. Alam niyo po ba, pinakabatang may colon cancer, 8 years old. Alam niyo po ba, sakit ng colon cancer na colon cancer, sakit po ng 60 years old pataas. O, sakit na matanda, sakit na rin ng bata. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, malaki katawan mo, hindi ka magkakasakit. Ang dami ngayon ng kakatrangkaso. Lalaki ng katawan. Overpatig. Nakuha niyo idea? Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, mayaman naman ako. O walang kaso. Pero pag sakit ang pinag-uusapan, walang mayaman, walang mahirap. Lahat ng tao, pantay-pantay. Gusto mo patunayan ko? Cory Aquino, lola ko po. Mayaman o sobrang yaman? Namatay sa sakit, aksidente. Tito Dolphy ko po. Tito. Mayaman o sobrang yaman? Namatay sa sakit, aksidente. Kapatid ko po, Rico yan. Huwag ko kayong mag-alala, patay naman na sila. Huwag ko kayong mag-alala, patay naman na sila. Hindi na nila alam, hindi na sila makakaryak. Rico yan, bata, matanda. Mayaman o mahirap? Mayaman. Pero tanong, saan namatay? Sa sakit, aksidente. Kita nyo na? Francis M. Pinsan ko. Mayaman o mahirap? Mayaman. Pero tanong, saan namatay? Sa sakit, aksidente. Anong point ko? Bakit ko sila binabanggit? Simple. Hindi natin pinag-uusapan kung mayaman o mahirap ka. Pag sakit ang pinag-uusapan, lahat ng tao pantay-pantay. Sila nga mayaman, hindi nakakaligtas. Hindi mas lalo yung mahirap, kaya ngayon ang mas mahirap. Nagkakasakit ka pa. Yun talaga ang masakit. Ako yung idea? Ngayon, sige Anthony. Sige Anthony. Ano naman ang gagawin mo para talaga makaiwas ka? Kanina, ang ganda ng pagkakapaliwanag ni Mr. Eli Olarve. Kanina, pinakita sa inyo kung gano'ng kaganda yung product, ano pa bang nagagawa sa loob ng katawan ho natin. So, ibig sabihin, wala na ho kayong choice, kailangan nyo na po uminom ng food supplement. Sa panahon ngayon, hindi po i-inventuin ang food supplement kung hindi kailangan. Alam nyo po, hindi po sila gagastos ng million-million sa pharmaceutical kung hindi po kailangan. Ang dami na po ngayon ina-advertise na food supplement. Nakuha nyo yung idea? Dati hindi uso. Ano na ngayon? Uso na kasi kailangan na po. Kasi antindi ng virus, antindi ng infection, antindi ng bacteria. Hindi na ho po basta-basta. Nakuha nyo po? So ngayon, food supplement. Pwede mo sabihin, teka lang Anthony, food supplement, gastos hindi. Mahal o mura? O kita mo na, hindi mo pa tinatanong kung magkano, mamamahalan ka na. Oh. Okay. Pwede nyo po sabihin sa akin, gastos po to. Tama po? Aaminin ko rin po sa inyo, totoo po, gastos po ang food supplement. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, ang dami mong sinabi, pinaligoy-ligoy mo, ipagagastosin mo lang naman kami, pabibilihin mo lang naman kami ng food supplement mo. Kung akong tatanungin nyo po, tama po kayo, gastos po to. Gastos po food supplement. Pero kung tatanungin nyo po ako, di bali nang gumastos ako, at least healthy naman ako. Yes. Tingnan nyo po ha, sige po. Kasi tingnan nyo po ha. Bakit? Kahit hindi ka naman gumastos ha. Bakit? Pag nagkakasakit po ba, ano bang binibili mo? O gastos hindi? Tingnan mo to ha. Pag nagkakasakit, gumagastos. Para hindi magkasakit, gagastos ka rin. Pero anong gusto mong gastos? Gumagastos ka, healthy ka, o gumagastos ka, may sakit ka? Parehas na gastos. Ay. O, tingnan niyo po to. Ang malupit ito. Every time na gumagastos ka, o, may sakit ka, wala? O, komportable ka, hindi? O, saan ka naman ako? Ay, komportable ako sa arthritis ko. Masaya ako. Bakit? Ang sakit. Walang ganun. So, ibig sabihin, pag may nararamdaman ng tao po, hindi po nagiging komportable. Agree? So, ibig sabihin, yun po yung pakiramdam lagi ng tao. Sabi daw nila, sakit ng ngipin, sakit ng buong katawan. Imagine mo, ngipin pa lang yan. Eh, paano kung diabetes na? Eh, paano kung malalang cancer na? Nakuha niya idea? O ngayon, pag ikaw gumagastos, healthy ka, komportable yung tao, komportable katawan, kung okay ang katawan, okay ang trabaho, okay ang kita, kamusta ang pamilya, okay? Pwedeng abutin ang pangarap? Yes. Tandaan ninyo, katawan lang ang ginagamit ng tao para abutin ang pangarap. Nakuha niyo idea? Yes,
O ngayon, every time na gumagastos ka, ito malupit. Every time na gumagastos ka, bumibili ka ng gamot, sinong yumayaman? Ang pharmacia. Tama po. Every time na bumibili ka, sa pharmacia, every time bumibili ka sa pharmacy, every time na bumibili ka ng product, sinong yumayaman? Yung mga malalaking pharmacia tayo. And, totoo naman talaga. And, dapat lang naman sila kumita. Kasi nga, gumastos po sila. Nakuha niyong idea? And wala kang choice. Eh bakit pa sinang negosyo kung hindi rin ho sila kikita? Tama lang naman po yun. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Every time na bumibili ka ng product, dito gumagastos ka rin. Pero ito sasabihin ko, at least healthy ka. At bugot sa healthy ka na, business mo pa. Bugot sa business mo pa, pwede ka pang kumita. Eto malupit. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. At bukod sa healthy ka na, kumikita ka. Eto mas matindi. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. Eto malupit. Bukod sa healthy ka na, kumikita ka pa. Wala lang, nagpapatalsik lang po ako ng laway. Napagod lang ako dun eh. Ano ngayon ang pakiramdam bukod sa healthy ka na, nakakatulong ka pa? Masarap o napakasarap? Alam niyo pong totoo, dumating po kami sa point na nag-uumpisa ako dito, hindi pa ako kumikita. Pero ang sarap yata ng pakiramdam, may mga taong natutulungan ka dahil sa product natin. Yes. Alam niyo po, marami pong taong kumikita sa labas. Pero hindi po lahat ng kumikita sa labas nakakatulong. Dito nga, hindi ka pa nag-uumpisa, hindi ka pa nga kumikita, nakakatulong ka na eh. Sa ganda ng product natin. Nabibigyan ng pagkakataon yung taong gumaling pa. Nakakala nila wala na silang pag-asang gumaling. Ang dami yata natin testimony. And in fact, wala nang kailangan patunayan kung bakit maganda product namin. Bakit 8 taon na ho kami? Hindi na namin kailangan patunayan na maganda product. Hindi ho kami tatagol ng 8 taon. Kahit pumunta ho kayo sa head office namin, araw-araw may pumipila para bumili lang ng product namin. Nakuha nyo? Okay. Sige, Anthony. Okay yung product, okay yung business. Mukhang potential naman siya. Pero Anthony, sigurado ba talaga na yung negosyong yan ay talagang tatakbo, ay kikita kami talaga? Alam niyo, sisiguraduhin ko, ito po yung negosyo na sisiguraduhin ko po na hindi po siya seasonal. Ito po yung negosyo na hindi po ito panahon-panahon. Nakuha niyo idea? Anong ibig ko sabihin? Kasi marami pong negosyo sa buong mundo na depende sa panahon. Ang parol, tuwing kailan? Oh, di ba depende sila sa panahon? Ang prutas, tuwing kailan? Ang prutas, hindi po. Tuwing October, November, December lang ho silang malakas. Ang bulaklak, tuwing kailan? Oh, tuwing November lang. Ang kandila, tuwing November. Saka February, ang palaspas. Oh, ngayon po yun, ngayon. Ngayon. Ngayon sila kikita. So, anong ibig sabihin? Tuwing Semana Santa po yan. Pero buwan-buwan po ba gumagawa sila ng palaspas? Ikaw naman, buwan-buwan din bibili. Hindi pwede yun. So, ibig sabihin, may mga negosyo po depende sa panahon. Ito po ba depende sa panahon? Hindi. Kasi anytime, any moment, ang tao pwede magkasakit. So, ibig sabihin, anytime, any moment, dapat iingatan mo. Kaya hindi po ito panahon. So ngayon, teka lang Anthony, pwede nyo pang sabihin sa akin, talaga bang tatagal pa siya? Talagang tatakbo pa talaga yan? Alam nyo, sa totoo lang, kung tatanungin nyo po ako, maganda po ba tong negosyo to? Maganda. Ito, toto? Maganda. Ito? Hindi. Ay, opo. Sige po, kaya ko po tinatanong ko sa inyo, kasi technology, magandang business po to? Kasi para may kumpara ho natin. Kasi ang maganda ho dito, kaya ko ikumpara yung negosyo ng technology sa negosyo ng health. Kaya ko to ikumpara. Pero kung tatanungin niyo po, maganda tong negosyo, yun nga lang, ang laki ng perang ilalabas mo para sumabay sa ganitong negosyo. Ang laki, million-million ang ilalabas mo. Dapat, pag nagnegosyo ko ng ganito, dapat mabilisan ang pagbebenta. Kasi pag hindi mabilis ang pagbebenta mo, mabilis din po siya mag-phase out. Sa panahon ngayon, ang mga gadget, ang bilis mag-phase out. Nag-i-evolve ka agad sila. Nakuha niyo ang idea? Mabilis magpalit. Parang ganito, dati noon, hindi naman po cellphone ang meron tayo. Ano ba dati noon? Beeper lang. Ano na ngayon? Cellphone. Dati noon, typewriter lang. Ano na ngayon? Desktop na, computer na. Dati noon, ang cellphone ano? Karamihan, may keypad. Ano na ngayon? Touchscreen na. Ibig sabihin, aba, wala nang keypad. Aba, darating ang panon, baka no touch na to. Bakit? Kasi ninakaw na. Biro lang po, biro lang. So, ibig sabihin po, ito po yung negosyo ho natin para mas maintindihan ninyo kung ang technology po nagbabago-bago, nagbabago, nagpapalit-palit po. Sa tingin nyo po ba, ang sakit kaya nagbabago din? Nagbabago din?
O sige, tingnan ho natin kung ang sakit po ba talaga nagbabago, hindi. O tingnan nyo po ha, yung arthritis nun, anong tawag ngayon? Arthritis pa rin. Diabetes nun, anong tawag ngayon? Still, diabetes pa rin. Nagbabago, hindi. Cancer nun, anong tawag ngayon? Cancer pa rin. 10 years from now, ang sakit na cancer, anong tawag? Still, cancer pa rin. Hindi nagbabago. Anong ibig ko po sabihin? Ito po punto ko. Hanggat may sakit. Kung ang sakit hindi nagbabago, itong ibig sabihin. Hanggat may sakit, may katawan. Hanggat may katawan, may tao. Hanggat may tao, may... Hanggat may health, may product, may aim global. Alam niyo kung bakit? Hanggat sakit ang pinag-uusapan ho natin, ang involve lagi po dyan, tandaan ninyo, katawan. Hanggat katawan ang pinag-uusapan ho natin, laging involve po dyan tao. Hanggat tao ang involve, health po ang laging involve po dyan. Konektado po lagi yan. Hanggat pag pinag-uusapan ho natin yung health, involve lagi yung product ho natin dyan. Mawawala lang ang business mo pag nawala ang tao. Tanong, kailan po mawawala ang tao? O kailan gusto nyo mawala tao? Hindi naman pwede. So ibig sabihin, hanggat may tao, may health, may aim global. Okay? O sige, Anthony. Mukhang nakita namin okay yung business, potential ng business. Sige, Anthony, kung papasok ako sa business, kung ako gagawin ko yung negosyo, pasok ngayon ako sa business, gusto ko yung negosyo. Mukhang potential yan. Decided ako mag-business. Yung nga lang, pag nag-business ka, anong problema mo? Oh, kanina, wala kang problema. Ngayon, may problema ka na. Tama po ba? Oh. Tingnan mo. Wala kang problema. Umating ka ng seminar ngayon, may problema ka na. Anong problema mo sa business? Kita mo na. Kaya dito po, ito yung seminar na magkakaproblema ka. Yeah, meron lang po. O sige, ito po yung totoo. Ito po yung totoo. Pag business ang pinag-uusapan, ito yung unang-unang nagiging problema ng tao pag inalo ka ng business. Di ba totoo? Pera, yung puhunan lagi. Akala ng iba, puhunan lang talaga. Pero hindi nila alam, hindi lang naman itong nagiging problema. Di ba nagiging problema din ito ng tao pag nagbi-business? Parang gayto. Anthony, okay yung business, kaso nga lang wala akong pera. Yung iba may pera. Pero ito lagi sinasabi, Anthony, okay yung business, kaso nga lang wala akong time. Totoo hindi? Alam nyo po, wala namang kaso kung walang oras eh. Alam nyo po, mayroon po mas worse. Wala nang time, wala pang pera. Totoo hindi? Alam mo kung bakit ko napatunayan yan? Yung mga kaibigan ko, inalukan ko ng business, ay naku, wala akong pera. Naku, inalukan ko pa rin. Sige, sumama ko. Naku, wala rin akong time. O sige, gito, pautangin mo na lang ako. Naku, wala rin akong pera. Ibig sabihin, wala namang kaso. Wala kang time, pero kung marami kang pera, okay po yan. Pero mas worse, wala nang ang time, wala pang pera. Ito pa mas malupit. Yung iba, ito lagi sinasabi sa akin, Anthony, okay ang negosyo, kaso nga lang, wala naman akong alam. Totoo hindi? Hindi ko yan alam. Ito pa lagi sinasabi sa akin, Anthony, hindi ko naman hilig yan eh. Totoo hindi? Malamang iba dito, experience yan. Hindi ko yan alam, Anthony. At hindi ko linya yan. Ew. Yakness. Ibig sabihin, may mga tao talaga pag inalo ko man ng business, ang iniisip, pag wala siyang alam, wala na siyang, hindi niya na pwedeng gawin yung negosyo. Pero teka lang, di ba marami naman tao sa labas, ginagawa niya hilig niya? Marami naman din tao sa labas, ginagawa niya rin yung ano niya, yung linya niya. Pero tanong, kamusta sa buhay? Ay. O sabihin na natin po, eto. Sabihin na natin, hindi mo to alam. Sabihin na natin, hindi mo rin to hilig. Sabihin na natin, hindi mo rin to linya. Pero kung eto ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo linyahin? Yes. Sama nyo? O. Pang-apat, eto lagi pa sinasabi sa akin, Anthony, okay yung business, kaso nga lang risky yan. Naku, Anthony, baka malugi lang ako. Naku, malulugi lang ako dyan. Ang malupit eto, hindi mo pa tinatayo, piling mo, lugi ka na. Ang matindi ito, anong malulugi sa'yo? Eh, di ba sabi mo wala kang pera? Tama po ba? Sabi yun ang sabi, eh naku, anong basta malulugi? Ano nga malulugi? Wala kang pera, anong malulugi? Ito po yung totoo. Pag ikaw ba yung alokan mag-business ngayon, sa tingin mo ba, pagdating kayo ng panahon, alokan ka ulit mag-business, sa tingin nyo po, yan pa rin kayo magiging problema mo? Sa tingin nyo po. Kasi ako naniniwala ako kung ikaw ngayon nakaupo ngayon dito, paglabas mo, maaring may mag-alok ulit sa'yo. Agree?
Maaring ito problema mo ngayon, pagdating kaya ng panahon, yan pa rin kaya problema mo. Alam niyo kung bakit ko to sinasabi? Meron ka ba talagang option? Meron ka ba talaga choice? Pag inaalokan ka mag-business, ito lagi talaga problema mo. Kasi ako naniniwala ko, maaring ikaw yung ngayon po nakaupo, maaring naalokan ka na. At malamang iba dito ilang beses na. Ito pa rin ang problema mo. Eh pagdating kaya ng panahon, problema mo pa rin kaya to? O sige, ganito po, mas maganda nang may pinanghawakan ka kaysa namang wala. So ano kaya magiging option mo pagdating kaya ng panahon? O to, para makita ninyo, siguro 1 minute, 2 minutes, makikita mo na pagdating ng panahon, makikita mo na kagad ano magiging option mo. Kung eto ngayon ang problema mo ngayon, pagdating ng panahon, eto pa rin kaya magiging problema mo. Alam niyo po ba yung idea? Eto po yun. Kung bibigyan po kayo, naniniwala po ba kayo? Meron naniniwala po ba kayo sa tinatawag na life cycle? Importante po ba ang life cycle? Ano po kung bakit? Hindi po kasi magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Isa sa mga life cycle na dinadaanan ng tao, eto. Kung kayo po magkakaanak, pag-aralin mo hindi. Eto po ba life cycle to? Opo, kasi bakit? Pag ikaw nagkaanak, yung anak mo, pag-aralin mo rin hindi. Yung anak niya, pag nagkaanak, pag-aralin niya hindi. At yung anak niya na anak na nagkaanak, pag-aralin hindi. At yung anak na nagkaanak na nagkaanak, pag-aralin niya hindi. At yung anak na nagkaanak na nagkaanak, yung anak niya na nagkaanak, at nagkaanak nung anak niya, nung inanak-inanakan niya. Pag-aralin hindi. Anong tawag mo dyan? Life cycle na ho siya. Agree? Okay. Gusto niyo po ba habang buhay yung bata nag-aaral? Yes. Habang buhay? Hindi naman. Parang awa mo naman. Pagkatapos mag-aral, what next? Ano susunod? Ha? Hindi po, gagraduate muna yan. Parang sakit pa lang, pinapatay muna, hayaan mo munang graduate. Pagkatapos graduate, what next? Tama po kayo, saka po siya magtatrabaho. Pansinin niyo po ito ha, may mga tao po bang hindi nakapag-aral? May mga tao po bang hindi nakagraduate? Pero nagtrabaho? Ibig sabihin, dumaan pa rin sa life cycle. Ito po, life cycle po ito. May mga dito nakakaiwas, pero isang life cycle na hindi nakakaiwas ang tao pa. Yung magtrabaho. Kailangan po ba magtrabaho? May kahit may pinag-aralan, kahit wala, kailangan magtrabaho? Opo, para makuha mo yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Yung mga, eto na lang po, kami po ng mga mayayaman nga, nagtatrabaho pa. Saka nyo? Ibig sabihin, wala ho kayong choice, kailangan nyo po magtrabaho para masustain nyo po yung pangangailangan ng buong pamilya ninyo. Klaro po ba yon? Okay, eto tanong. Gusto mo po ba habang buhay nagtatrabaho? Siyempre, ayaw ho natin kasi bakit? 100 years ka na, nagtatrabaho ko pa, ayaw naman natin yon. Power, grabe, di ba? Wag naman po. So, ibig sabihin, pero ito yung totoo. Pagtungtong mo ng 60 o ng 65, kahit gustoy mo magtrabaho ng ganyang edad, wala ho kayong magagawa. Ang sasabihin ng boss mo, I'm sorry, you're out. Kahit sabihin mo, boss, gusto ko pang magtrabaho, nakuha, pasyensya na. Meron ho tayong rules, meron tayong mandatory po to. May batas po tayo. Sa pagtungtong mo ng 60 or 65 years old, you're out, anong tawag po dyan? Retire. Wala na ho kayong choice. Magre-retire talaga ho kayo. Nakuha niyo yung idea? Eto tanong, pag nagre-retire, may pera o wala? Meron po. Anong tawag po dyan? Retirement fee. Tama po ba? Eto ngayon tanong. Dahil may retirement fee ka, dahil nag-retire ka na, ang trabaho tuloy tigil. Dahil tigil ang trabaho, ang sweldo tuloy tigil. Dahil tigil ang sweldo, ang gastos kaya tuloy tigil. Tandaan ninyo, kahit gano'ng kalaki ang perang nakuha mo, kung ang pera palabas, hindi papasok, ang pera mauubos. Nakuha nyo? Kung ang pera laging palabas, hindi papasok. Kahit gano'ng kalaki ang pera. Ngayon, dahil ang pera palabas, hindi papasok, maubos ang pera, hindi. Para hindi maubos, ang gastos, tuloy tigil. O dahil tuloy po ang gastos, ang pera, maubos, hindi. O para hindi maubos, anong gagawin? Anong gagawin? Ibig sabihin, ang nagiging option ng tao pagdating ng panahon ay papasok ka sa business. Wala ka bang ibang naiisip maliban sa business? Ibang option pag ikaw nag-retire. Pwede po ba kayong mag-artista ganitong edad? Pwede po, yun nga lang, horror na, wala nang maskara. Hindi, biro lang po. Pwede po ba kayong pumasok sa politics ganyang edad? Pwede po, yun nga lang, anong alam niyo po sa politics, buong buhay mo nagtrabaho, hindi naman po nag-politics. Dahil wala ho kayong alam sa politics, ano mangyayari sa pera ninyo? Pwede po siyang maubos. Yung sanay nga sa politika, natatalo, ikaw pa kaya first time, edi mas lalo. So ngayon, ang option mo ay papasok sa
business. Kung ikaw ngayon ay papasok sa business, akala ko ba wala kang pera? Kasi tingnan niyo po ito. Kung ngayon ang pag-uusapan ho natin, kung meron man dito na kaupo, sabi niya, iniisip ninyo, naku Anthony, mamumuhunan ako dyan. Bakit dito? Mamumuhunan ka rin naman pagdating ng panahon, pumasok ka sa business. Mamumuhunan ka dito, mamumuhunan ka rin dito. Agree? Ngayon, sabihin na natin may puhunan ka na. Akala ko ba wala kang time? Kung ikaw ngayon nakaupo, inalo ka mag-business, lalabas ka ngayon dito, sabi mo wala akong time. Aba, bakit? Pagdating ng panahon, dito may time ka pa? Kung dito sinasabi mong wala kang oras, dito kaya may time ka pa kaya? O, tingnan nyo po, walang kaso po doon. Sabihin na natin may pera ka, sabihin na natin may oras ka. Eto tanong, akala ko ba wala kang alam? Akala ko ba hindi mo hilig? Akala ko ba hindi mo linya? Eh bakit pagdating ng panahon ay magbi-business ka? Sabi mo hindi mo linya. Sabi mo wala kang alam. Ang tanong, anong alam mo talaga? Eh buong buhay mo nagtrabaho, hindi naman nag-business. Dahil wala kang alam sa business, ano mangyayari sa pera mo? Mauubos. O anong sense, nagtrabaho ko ng buong buhay mo, papasok ka sa business, dahil wala kang alam sa business, mauubos lang ang pera mo. Kaya marami po akong tao nakita nag-retire, pagpasok sa business, still broke pa rin. Bakit? Walang alam sa business. Pero huwag ho kayong magalala. Ito po ay later pa naman. Nakuha nyo? Oh. At least, ilang minuto lang, pinakita ko sa iyo anong magiging decision mo pagdating ng panahon. Kasi maraming tao, hindi nila alam yan ang magiging decision nila. At least, ilang minuto lang, pinakita ko sa inyo anong magiging decision. Kaya tinatanong kita kung meron ka bang ibang option pagdating ng panahon para hindi maubos ang pera mo. So, ang option mo talaga, business. Ang tanong, anong alam mo sa business? Pero wag ho kayong magalala. Later pa naman yan. Saka mo pa lang siya alamin, din dito ka na. Eh, alam naman ho natin, pagtungtong mo dito, trial and error po yan. Pero wag ho kayong magalala, later pa yan. Napag-usapan lang. Okay po ba yun? Yes. Eto tanong. Kung ngayon po ba kayo papasok sa business, later po kayo papasok, kung kayo po tatanungin, kailan po kayo papasok? No. Alam nyo kung bakit ngayon? Simple. Pag ngayon po kayo pumasok, later po kayo pumasok, paras lang po yan. Paras lang po ba? Yes. Paras lang po. Bakit? Pumasok ka ngayon, pumasok ka later, paras ang ginawa mo, pumasok ka pa rin. Pag ngayon ka ba nag-decide, later ka nag-decide pumasok sa business, paras lang. Paras lang po yan. Alam bakit? Pumasok ka ngayon, pumasok ka later, paras ang ginawa mo, pumasok ka pa rin. Pag ngayon mo ginawa ang business, later mo ginawa ang business, business paras lang din po yan. Ginawa mo pa rin. Pero kung ikaw tatanungin ko ulit, kailan ka papasok? Ano mas maganda, ngayon o later? Ngayon. Alam mo kung bakit ngayon? Simple. Pag ngayon ka pumasok mag-business, ngayon ka pumasok mag-decide mag-business, ngayon nyo po ginawa ang business, ngayon nyo po inaral ang business, ngayon nyo po inaral, ngayon nyo po matututunan. Dahil ngayon mo matututunan ang business, ngayon ka rin kikita. Pag later ka nag-decide mag-business, later mo ginawa ang business, later ka pumasok mag-business, later mo inaral ang business, later mo matututunan, later ka din kikita. Sa first timer po, mga nakaupo, kung ikaw tatanungin, lalo sa mga first timer, kung ikaw tatanungin, papasok ka sa business, kailan? Ngayon o later? Alam niyo kung bakit ngayon? Halimbawa, ngayon ka nag-decide pumasok mag-business, ang pangalan mo kuya, anong name mo kuya? Robin. Pwede po bang panapakapanasin si Robin? Robin, ako pala si Batman. Ay, biro lang. Biro lang. Si Robin, okay lang Robin. Anong name ni Robin? Anong pangalan ron? Ha? Ano? Robin? Ano? Robin Hood talaga? Hindi. Ilan taon na si Robin? 18 Robin talaga? Okay, si Robin eto. Tama ba spelling ng Robin ko? Okay, buti naman. Si Robin ilan taon? 18 years old si Robin. What if si Robin ngayon siya nag-decide, ngayon siya pumasok mag-business? 5 years from now, ilan taon na siya? 20. 23. Imagine mo to. Kung si Robin 5 years from now, 23 years old, kaso nga lang ginawa ang business, nag-failed. Pwede mangyari kay Robin? O naman, pwede mangyari sa'yo, Robin. Pero ito naman sasabihin ko sa'yo, Robin, okay lang mag-failed. At least, bata ka pa. Kaysa naman dito ka mag-decide, 5 years from now, 70, nag-failed ka din. Oh. So, ibig sabihin, okay lang magkamali? Pwede pa ulitin? Yes. Yes. Eh dito, pwede pa ulitin? O ba, wish ko lang kung mauulit mo pa.
Wala ko niyang idea? Yes. Pero, ang maganda ho niyan, what if si Robin hindi nag-failed? 5 years from now, 23 years old po siya, hindi po siya nag-failed, nag-succeed po siya. Pwede mangyari? Yes. O naman, kasi bakit? Tingnan niyo po kami. Yes. Ba't para ayaw niyo maniwala? Ano ngayon ang pakiramdam? Bata ka pa, successful ka na, Robin. Ano ngayon ang pakiramdam? Bata ka pa, milyonaryo ka na! Ano ngayon ang pakiramdam mo, Robin? Gayitong edad, 23, milyonaryo ka na. Masarap o napakasarap? Imagine mo, nararamdaman niya ng napakasarap kahit hindi pa nangyayari. Paano mo naramdaman yun? And the power of imagination. Eh, paano pa kaya kung yung nangyayari na sa amin ay nangyayari na sa'yo? Eh, di mas lalo. Nakuha niyo idea? Okay, what if si Robin, 5 years after, tumungtong siya ng 670, nag-succeed din po siya? Pwede rin mangyari? Yes. O naman, yun nga lang, ma-enjoy niya pa, hindi na? Teka lang, bakit niyo po sinasabi na hindi niya mai-enjoy? So, ibig sabihin, kahit gano'n pala ka, gano'n pala yung tao ka-successful, kung nakikita niyo palang may edad, parang feeling ninyo, hindi na rin pala mai-enjoy. So, anong sense, nagtrabaho ka ng buong buhay mo, tapos at the end of the day, hindi ka rin pala mag-i-enjoy, eh bakit ka pa nagtrabaho? Pero wag ko kayo mag-alala, later pa naman ito. Later pa yan. Pero, yun nga lang, bottom line, pag dito ka nag-decide, sabi mo, kahit gano'n ka pala kayaman, hindi ka na mag-i-enjoy. Tandaan ninyo, yung perang ilalabas mo, madaling kitain ho yan. Agree? Pero, yung panahon na mauubos, kahit gano'ng karami ang pera mo, hindi mo pwedeng ibalik yan. Nakuha niyo idea? Kaya importante, hindi lang yung pera ang mahalaga, yung panahon at oras. Kasi you have a chance para kumita ng mabilis. At mas kikita ka ng mas mabilis, mas bata ka kikita, mas may enjoy mo yung pinaghirapan mo. Agree? Yes. O ngayon, sige po, kung tatanungin ko po kayo ulit, kailan po kayo papasok mag-business? Okay, sige, ngayon na tayo mag-business. Gawin na natin mag-negosyo. Sige, Anthony, interesado na kami mag-business. Kung gagawin namin mag-business, anong business naman ang papasukin namin? So, paano namin uumpisahan yan? Kung ako mag-business, mas maganda pala, mas maaga. Kung ako mag-business, dapat mag-decide ka agad ako. Bakit? Kasi pag maaga ka nag-decide, panalo ka. Pag later ka nag-decide, talo ka. Kasi oras ang nauubos sa'yo. Totoo hindi? Tandaan ninyo, time and effort equivalent life. Kung saan ka nagtatapon ng oras at panahon, doon mo rin tinatapon ang life mo. O para hindi maubos, decide ka kagad. Sige Anthony, decided na akong pumasok mag-business. Ano naman ang negosyo ang iaalok mo sa amin? Eto na po, business na ho tayo ha. Mabilis lang po to. Siguro mga 5 minutes, 10 minutes, I'm done. Okay po, para mabilis. O business, eto yung business na iaalok namin sa inyo. Ibig sabihin, ito yung ginagawa naming negosyo. Network marketing. Ibig sabihin, magne-networking po tayo. Ba't parang lahat tulala? Okay, networking. Maaring may first time na naman. Ito problema ko. Maaring ikaw ngayon nakaupo, maaring nasa isip mo ngayon, pero una na kita, naiintindihan ko po kayo. Maaring kung meron man dito nakaupo na first time, ah, networking, grabe, ang daming sinabi niya Anthony, pinaligoy-ligoy, eba, networking lang din pala yan. O, bakit? Ayaw ko nagbebenta. Ayaw ko nakikipag-usap sa tao. Ayaw ko nangungunbinsi. Scam yan, pinamiding yan, ew, yakness. O, wag ho kayo mag-alala. Kung meron man nakaupo ngayon dito, naiintindihan namin yan. Kung yan ang perspective, walang kaso. Sa amin po, nirerespeto ho namin yan. Nakuha niya idea? So, walang kaso. So, ibig sabihin, eto yung proposal namin, kaso nga lang, ayaw mo nangungunbinsi, sabi mo, ayaw mo nakikipag-usap sa tao, sabi mo, pyramiding scam, naiintindihan kita. Siguro, ang pinaka-option mo ay mag-traditional business ka na lang. Walang kaso. At least, ang sa amin po, ang importante, nakapag-decide kang pumasok mag-business. Klaro po ba? So, ibig sabihin, nag-decide ka mag-business, kaso nga lang, ayaw mo ng networking kasi ayaw mo ng bebenta, ayaw mo nakikipag-usap sa tao, ayaw mo ng nangungunbi kasi sabi mo, pyramiding scam, naiintindihan kita, edi mag-traditional business ka na lang. Okay, yun nga lang, please, bigyan mo ako pagkakataon kahit isang minuto. At least mamaya, paglabas mo dito, ay meron kang idea, ay maikumpara mo. Malay mo, paglabas mo dito, makita mo palang difference.
Okay po ba yun? At least malay mo, paglabas, aba, okay pala ang network marketing. Mas maganda nang may option ka kaysa namang wala. So, pakita ko lang. Pagbigyan mo ako, pakita ko lang ang difference mga 1 minute. Okay, pag nag-traditional po kayo, mamumunan ho kayo, hindi? Ibig sabihin, maglalabas ka ng kapital. Dito po, mamumunan ka, hindi? Pansinin niyo po, pareso silang mamumuhunan. Pero ito pinagkaiba. Dito, para kumita ka ng malaki, aba, maglalabas ka rin ng malaki. Dito, maliit lang ilalabas mo, pero malaki ang kikitain mo. Ngayon, kung tatanungin ko po kayo, anong gusto mo? Mamumunan ka ng malaki para kumita ng malaki o mamumunan ka ng maliit, pero kikita ka ng malaki? Anong gusto mo? Kaso nga lang, sabi mo, ayaw mo nagbenta. Ayaw mo nakikipag-usap sa tao kasi sabi mo, piramiding scam to, iyo. Walang kaso. Nire-respeto ho namin. Siguro, gayto na lang, itutuloy ko na lang. Okay po ba? Yes. Okay. Sa traditional business, akala nila, puhunan lang. Pero ang totoo, sa traditional business, isi-set up mo hindi. Pag sinabing set up, ganito po yan, itatayo. Yan po ang set up. Pag wala pang building, itatayo mo. Pag may building na, i-re-renovate mo. Ang tawag po dyan ay set up. Sa network marketing, isi-set up mo? Isi-set up mo? Hindi na. Bakit? Set up na ang business mo. Right now, meron ho kaming 100 business center office all over the Philippines. Alam nyo po, kung magkano ang business center office, nag-a-average po yan ng 1 million. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maglabas ng 100 million para magkaroon ka ng 100 business center office sa buong Pilipinas. Kasi bakit? Set up na. Nakuha nyo po? Kung ikaw tatanungin anong gusto mo, isi-set up mo pang business mo, hindi na. Kaso nga lang, sabi mo, ayaw mo ng networking kasi sabi mo, ayaw mo nakikipag-usap sa tao, ayaw mo nang convince, ayaw mo nagbebenta kasi sabi mo, piramiding scam yan. Pero naiintindihan kita. Itutuloy ko na lang. Okay po ba yun? Sa traditional business, sabi nila, set up lang. Pero hindi nila alam, ang pinakamadugo sa traditional business, yung operation. Wala pong kaso. At least nakikita ninyo yung difference. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, operation, magbabayad ka ng kuryente, tao, pwesto. Agree? Sa network marketing, meron po bang operation? Meron? Meron din po. Paano mo to i-operate? Simple, pakinggan nyo ako mabuti, dadadahanin ko lang. Okay po ba yun? Ang trabaho mo, pag in-operate mo, ang networking mo, eto. Ang trabaho mo, magdala, umupo, pumalakpak. Uulitin ko, baka hindi nyo po naiintindihan. Dadadahanin ko lang. Ang trabaho nyo po, magdala, umupo, pumalakpak. Oh. Gusto nyo patunayan ko? Tingnan nyo po yung mga nagdala sa inyo. Anong ginagawa? Nakaupo. At ano pang ginagawa niyan? Pumapalakpak lang. Sipo, palakpak po, palakpak. Yan. Ang trabaho mo, dalhin sila dito. Ang trabaho namin magpaliwanag. Basta dito po, kaya po dinisign pong gaytong seminar para sa mga taong sinasabi, hindi ako marunong magpaliwanag, kaya po may seminar. Hindi ako marunong mag-convince, kumausap. Alam niyo po, kaya po may seminar dahil trabaho namin kumausap. Pag nagustuhan yan, hindi po sa amin, sa inyo po yan. Okay po ba yun? Yes. Eh what if yung dilala mo, nagdala din siya ng prospect niya. Nagustuhan yung business, hindi pa rin sa amin yan, sa inyo po. Basta trabaho namin magpaliwanag, trabaho mo magdala. Okay po ba yun? Yes. Dali mo sila dito, popoy mo yun. Pag nagustuhan sa inyo yan, ang trabaho mo lang magdala. Huwag mo muna ng paliwanagan, hayaan nyo muna kami magpaliwanag. Baka mamaya pag ikaw nagpaliwanag, aba, makamagdilim ang paningin yan. Baka kung ano pang masabi mo. Ang trabaho mo lang dalhin, explain namin pag nagustuhan sa'yo. Okay po ba yun? Yes! Dito, magbabayad ka ng kuryente, tao, pesto. Dito, wala ka nang babayaran kuryente, tao, pesto dahil bayad na. Yes! Nakuha nyo? Oh. Kung ikaw papasok sa business, anong gusto mo? May binabayaran kuryente, tao, pesto o wala na? Yun nga lang, sabi mo, ayaw mo ng networking. Kasi sabi mo kanina, ayaw mo nagbebenta, ayaw mo nakikipag-usap sa tao. Kasi sabi mo, piramiding yan, scam yan, ew. Pero naiintindihan kita. Itutuloy ko na lang. Okay po ba yan? Okay. Sa traditional business, ito po yung totoo. Sa traditional business, halimbawa, ito po, na-setup nyo na. Yung business nyo, i-operate mo na. Ito, sari-sari store.
Pag walang bumili, mikita ka sa restore mo o wala? Wala. Pero magbabayad ka pa rin ng kuryente, tao, pwesto. Totoo hindi? Sa network marketing, posible din po bang walang bumili? Opo. Eh paano kung walang bumili sa'yo, mikita ka wala? Pero okay lang, at least wala kang binaberang kuryente, tao, pwesto. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, sari-sari store yan, imposibleng walang bumili. O sige, may bumili. O mikita, wala. Pero magbabayad ka pa rin ng kuryente, tao, pwesto. Pwede ko rin sabihin sa iyo, imposibleng walang lumapit sa amin, imposible ding walang bumili sa amin. Aba, sa kandang lalaki namin, imposible. O, eto po yan. What if may bumili, mikita, wala. Pero at least dito, wala ka pa rin binabayad ng kuryente, tao, pwesto. Ngayon, kung tatanungin kita, ano ngayon ang gusto mong business? Eh, global. Ha? Oh, sabi mo, ayaw mo ng networking. Kasi sabi mo, ayaw mo nakikipag-usap sa tao, nangungunbinse. Kasi sabi mo, pyramiding scam. Scam po yan. Pero naiintindihan ko po kayo, wala pong problema. Kasi bakit? Maaring meron pa rin dito nakaupo, pwede mong sabihin, teka lang Anthony, mahilit ang puhunan, oo nga, kikita na malaki. Hindi na kailangan i-setup, hindi na kailangan i-operate, magdadala lang. Pero ito'y nagiging problema ng iba, ayaw ko nagbebenta, ayaw ko nakikipag-usap sa tao, ayaw kong nangungunbinsi. Naiintindihan ko po kayo doon. Mamaya, paglabas nyo, still nire-respeto pa rin namin po yung decision nyo. Okay po ba yun? Pero ito sasabihin ko, paglabas mo, lahat ng ayaw mo dito, gagawin mo rin dito. Ito lang po ang magigagaranti ko po sa inyo. Paglabas mo ngayon dito, pag ikaw nagtayo ng traditional business mo, halimbawa, sari-sari store, nagtayo ka ng traditional business mo, lahat ng ayaw mo sa networking, gagawin mo rin sa sari-sari store mo. Gusto mo patunayan ko? Yes. Oh, nagtayo ka ngayon ng sari-sari store mo, di ba sabi mo ayaw mo nagbebenta dito? Eh paano ko pag naitayo mo na to, biglang may kumatok? Pabili nga po, ay pasyensya na, hindi ako nagbebenta, pwede ba yan dito? Ama, oh. Pwede mo bang sabihin, may kumatok, pabili nga ako, ay pasyensya na, hindi ako nakikipag-usap sa tao, lalong hindi ako nangungumbis, lumayas ka dito, hindi pwede. Ibig sabihin, oh, sige po. Ibig sabihin po, lahat ng ayaw mo dito, gagawin mo rin dito. Yun nga lang, magbabayad ka ng kuryente, tao, pwesto. Ang malapit, mag-isa mong aaralin, walang tutulong sa'yo, walang mag-guide. Mag-isa mong aaralin, toyo, bawang, sibuyas, paminta, lahat mo yan. Totoo hindi. Samantalang dito, may magtuturo sa'yo, mayroong mag-guide sa'yo. Hindi mo gagawin mag-isa. Maganda o napakaganda? Ang maganda ho dyan, guwapo pa yung magtuturo. Yan. Talagang siningit eh. Ito, parang kinilibutan na nga lang ako. Okay, tatanungin ko pa kayo. Ano na ngayon ang negosyong gusto nyo? O sige, networking na ho tayo. Buti naman kasi pagod na ako. Okay, sige Anthony. Networking na tayo. Interesado na kami. Papasok na kami. O sige, gayto Anthony. Huwag mo na kami paliguliguin. Gusto namin umpisan yan. Kung uumpisan ba namin yung negosyong yan, paano? So anong dapat namin unang-unang gagawin? Ito po yung unang-unang gagawin ninyo para makapag-umpisa ho kayo. Okay? Meron ho kaming konting requirements lang. Konting-konting requirements. Unang requirements para makapag-upisa ka, kailangan 18 pataas ho kayo. Okay po ba yun? At dapat siguraduhin nyo naman, buhay ho ha, buhay. Yung may kabuhay-buhay. Baka malayo pa lang, walang kabuhay-buhay. 18 years old pataas. Klaro po ba yun? Pangalawa, kailangan meron pong sponsor. Sino sponsor mo yung taong nag-imbita sa'yo? Sabi, sandali lang, pero ilang oras ka na dyan. Yan, ang sponsor mo! Okay, sige po, palakpakan nyo po sponsor nyo. Pangatlo, maliban sa sponsor, kailangan nyo po mag-sign up ng ano? Ng application form. Magkano? 5 pesos. At ito po ay 10 gives. Para hindi po mabigat. Okay po ba yun? Kami po ay maintindihin po. Ha? Nasa sa inyo po yan, pag-usapan nyo ng sponsor nyo ng masinsinan, mag-meeting ho kayo. Kung kaya ba yung 10 gives na yan. Okay po ba yan? Pero siguraduhin ninyo, please. Alam ko po, yung ibang sponsor dito, kaya nyo pong bayaran yung 5 piso. Totoo hindi. Pero please,
kung meron mang sponsor dito, huwag na ho kayo magbayad. Hayaan nyo po yung mga first-timer po ang magbayad. Sa mga first-timer po, huwag ho kayo magpabayad. Okay po ba yun? Mas maganda, ikaw na ang magbayad ng 5 piso mo. Okay po ba yun? Para wala pong utang na loob. Kasi bakit? Pag hinayaan mo ang sponsor mo ang magbayad ng 5 piso, pag ikaw, yumaman, nag-away kayong dalawa, aba, isusumbat ng sponsor mo yung 5 piso niya. Sasabihin ng sponsor mo, kung hindi dahil sa 5 piso ko, hindi ka ngayon mayaman. Para walang sumbatan, ikaw na ang magbayad ng 5 piso. Okay po ba yun? Pang-apat, kailangan nyo po mag-register. Pag nag-register po kayo, bibili lang ho kayo ng tinatawag ho naming global package. Klaro po ba? Mamaya, i-explain ko sa inyo yung global package. Sandali lang naman po yan. And then, tapos na ho tayo. Klaro? And then, pang-lima, importante ito sa negosyo ninyo. Please, mas maganda pag ginawa mo na to, idagdag mo to sa business mo. Importante ito. Sa negosyo ho natin, ito idagdag mo. Dapat naman, pag ginagawa mo to, pag may time ka, aba, ngiti-ngiti naman din. Pag may time. Okay po ba yun? Dapat, Robin, siguraduhin mo naman, pag umiti ka, siguraduhin mo, may kasama ka. Baka mamaya, mag-isa ka lang, nakangiti ka pa. Eh? Robin, nasa lugar yan, ha? Nasa lugar. O, sige. Anthony, mukhang interesado na kami. Mukhang okay naman kami, pasok kami sa requirements. Kung ako bibili ng global package, para maging ganap ako maging member ng AIM Global, paano po yan? Ito po yan. So, pag-usapan na huna natin ang global package, ha? Para maging ganap na ho kayong member ng AIM. Okay, ito po yung global package. Kung bibiliin ko yung global package, Anthony, magkano naman ang global package? Kasasabi ko lang, di ba? Sabi ko, Ismael, bakit lahat kayo nakasimangot? 7,980, mahal o mura? Malaki o maliit? Alam niyo po, sa totoo lang, kung iisipin niyo po, malaki po ang 780. Kung iisipin niyo po, gastos po yan, malaki po yan. Pero kanina pa tayo nag-uusap, tama po kayo ma'am. Maliit po to dahil kanina pa tayo nag-uusap, business po, malaki o maliit? Maliit po yan sa isang negosyo. Agree? Okay, nagiging malaki lang naman yan dahil hindi mo pa nakikita ano yung value ng pera mo. Totoo, di ba? So, ibig sabihin, kahit 5 piso pa ang ilabas mo, kung walang value yung pera mo, malamang kahit 5 piso pa yan, hindi mo ilalabas. So dito po, ang mahalaga, ang tingnan nyo po, hindi lang naman yung ilalabas, ang tingnan mo, kung ano bang kapalit ng pera ang bibitawan mo. Klaro po ba yun? O sige Anthony, kung ako may pera, ano naman ang kapalit ng pera ko? Kung sakaling ilabas ko, eto po. Eto po yung benefits ng 7,900 o yung global package. Ano po yun? Una, meron ho tayong product. Yung worth ng product na ibibigay namin sa inyo, worth 6,000 pesos. And you can ask your sponsor na meron ho tayong mga option po ng global package na pwede ho kayong mamili. Ito po yung worth ng product na ibibigay namin sa inyo. Worth 6,000 pesos. So meron po yung 5 kahon po ng C24/7 na kung saan pwede nyo gamitin, pwede nyo rin po ibenta. Pero please, mas maganda gamitin yung product. Huwag nyo po ibenta lahat. Klaro po ba yan? Maliban dyan sa worth ng product na ibibigay namin sa inyo, pangalawa, meron kami tinatawag na insurance. Yung insurance na yan, ito po yung package ng insurance. 200,000 pesos po, personal accident insurance. Ulitin ko po, personal accident insurance, hindi po to life insurance. Klaro po ba? Kailangan po, ma-accidente muna bago to makuha. Okay po ba yun? Okay, pangalawa, maliban po dyan, meron niyang 50,000 pesos po. Unprovoked murder and assault. Ito po yung package ng insurance. Hindi lang yan. Meron po tayong 10,000 pesos po, medical reimbursement. Ibig sabihin, pwede na po siyang i-reimburse pag yung aksidente po ay minor lang. Gumastos ka ng 10,000, nadulas ka, gumastos ka, ipakita mo lang yung resibo, pwede mo natin i-reimburse. Klaro? Maliban pa dyan, 10,000 pesos po, burial assistance. Ito po yung package ng total ng insurance po natin. Klaro po ba? Okay, maliban dyan sa insurance na yan, pangatlo, meron po tayong ATM. Mamimili po kayo. Meron po tayong BDO o kaya naman tinatawag naming China Trust. I suggest, kung ikaw mag-a-abroad, China Trust po ang kunin ninyo. Kasi po bakit? International debit card po to. Kung ikaw ngayon nag-abroad o nasa abroad ka, walang kaso.
pag meron kang China Trust, lahat ng commission mo, okay, kitain mo, pwede nyo nang i-withdraw kahit nasa ibang bansa ho kayo. Klaro po ba yun? Kung di ka namang mag-a-abroad, BDO. Magbabayad lang ho kayo ng 200 pesos per processing fee. Ito po ay wala pong initial deposit. Wala na po. Okay? Wala na rin. Non-appearance po to. Hindi mo na kailangan pumunta ng banko para mag-open ng ATM. Klaro po ba? Mismong AIM Global na po mag-open ng ATM para sa'yo. Klaro? Ibig sabihin, 200 pesos. Ano po yan? Non-appearance. Walang initial deposit. No maintaining balance. Kahit piso na lang pong laman, hindi po yan magsasarado. Pero siyempre, huwag mo nang withdraw ang piso. Baka mamaya, pag i-withdraw mo pa yan, eh, tumama pa sa mata mo, maabulag ka pa. Mm. Okay, maliban po dyan sa ATM. O, klaro ko lang ha, bakit nga palang may ATM? Simple, para lahat ng kikitain mo, diretso na sa ATM. And, dalawang klase pong pagkuha ng commission ho natin. Meron tayong tinatawag na daily payout, meron po tayong tinatawag na weekly payout. Pag sinabing weekly, naka-cheque. Pag sinabing daily, arawan po, naka-banko. Halimbawa, kumita ka ngayon, winidraw mo sa banko, bukas makukuha mo na. Klaro po ba? Tayo lang po ang network marketing na tumatakbo sa buong Pilipinas na daily ang payout. Yan. So, ibig sabihin, mawi-withdraw mo yung pinaghirapan mo. Mawi-withdraw mo ngayon. Ba, kumita ka 10,000, bukas nasa kamay mo na yung 10,000 pinaghirapan mo ngayon. Klaro po ba yun? Palakpakan ho natin ulit. Okay? Maliban sa ATM, meron ho tayong business kit. Ano yung business kit niyan? Siyempre, pag ginawa mo yung business, yung kaninang pinakita ho sa inyo dito yung PowerPoint, lahat ng brochure or parpanelya para pag kumausap ka ng prospect, meron ka nang maipapakita mga brochures or parpanelya. Klaro po ba yun? Nandudun po lahat ng mga brochures natin nasa business kit. Maliban po dyan sa business kit na yan, panglima, discounted ka na. Saan? Sa lahat ng product na bibilin mo, magkano? 25% up to 50% discount. Klaro po ba? Halimbawa, yung C24/7, pag hindi ka member, 1,200 po ang bentahan. Pag member ka, 900. So, ibig sabihin, discounted po kayo. Klaro? Maliban po dyan sa discounted, pang-anim, meron kaming tinatawag na free medical check-up. Yung check-up na yan, nasa worth 2,000 to 3,000 din po yung check-up na yan. So, yung check-up, ano po meron dyan sa check-up? Almost executive check-up na po yan. CBC, urinalysis, pecalysis, chest x-ray, dental, libre po yan. As your sponsor, na meron ho kami mga clinic, na meron ho kami mga hospital na tie-up, na kung saan pwede ho kayo magpa-check-up, kung saan ho kayo malapit. Klaro po ba? Okay, maliban po dyan sa pre-medical check-up, pampito, meron kami tinatawag na webpage. Webpage. Anong ibig sabihin ng webpage? So, meron ho tayong website. Yung website ho natin, www.allianceinmotion.com. Hindi ko na uulitin, www.allianceinmotion.com. Okay po ba yun? So, ibig sabihin, dito po, pag binuksan nyo po yun, meron ho kayo makikitang username and password. Kung sa Facebook, meron tayong tinatawag ng Facebook account, ganun din po dito, meron ding username, may password. Take note, username, password, kayo po ang gagawa ng username mo, kayo rin pong gagawa ng password ninyo. Klaro po ba yun? So, ibig sabihin, pag nakagawa ka na ng username, password, ikaw lang ang nakaka-access ng sarili mong webpage. Malinaw po ba? Okay, anong meron dito sa webpage? Hindi po magiging hassle pag ginawa mo yung business. Kasi bakit? Meron po akong pinanggalingan. Medyo hassle po siya. Kasi bakit? Kailangan ko pang pumunta ng opisina para malaman ko kung sino yung bumibili o anong nangyayari dun sa business ko. Samantalang sa atin, kung ikaw ay naka-cellphone, lahat naman halos ng cellphone, naka-Android na, naka-Wi-Fi na, kung naka-iOS ka, lahat yan naka-Wi-Fi na. So, ibig sabihin, mas madali mo na ngayon ma-access lahat ng transaction nangyayari sa business mo. Nasa bahay ka o nasaan lupalop ka, basta merong Wi-Fi, merong internet connection, you can check na sa sarili mong webpage. Klaro po ba yun? O, ganito po, para mas madali ho kayo makarelate, anong ibig sabihin pa ng webpage? Ito po yan. Para mas maganda po yung usapan ho natin. Halimbawa, eto ka. Meron kang kaibigan. Ang pangalan, ito si A. Ikaw, bibigyan ka ng user ID. Halimbawa, ID mo number 1. Si A, bibigyan din ng user ID. Halimbawa, ang ID number niya number 2 na connected sa number mo. Klaro po ba? Halimbawa, si A, merong na-invite si B. Bibigyan din ng user ID yan. Halimbawa, ID niya number 3
na connected naman sa number ni 2. Halimbawa, si B, gumamit ng product, nagbenta ng product. Lahat ng product na ibebenta, meron pong corresponding points. Pag naipon ang points, convertible po yan saan? Sa cash. Ibig sabihin, convertible po lahat ng product. Lahat po ng product may corresponding points. Pag naipon ang points, convertible po yan sa cash. Kung papansin ninyo, hindi na ho kami gumamit ng advertisement. Wala na ho kami ginamit ads. Wala ho kami ginamit ng artista. Wala ng celebrity. Wala ng TV commercial po. Wala na po. Instead na magbayad ho kami ng million-million dun sa advertisement, hindi na. Ginawa na namin, nilagay na namin lahat ng product ng puntos. Kaya dito, the more na gagamitin mong product, the more na ibebenta mo, the more points, the more na mas kikita ka. Nakuha niyo idea? Kaya dito, kung nangangarap kang maging artista, aba, artista ka na ngayon! Sige po. Ibig sabihin, ikaw ang magpupromote ng product kasi ikaw ang exclusive distributor ng AIM Global. Klaro po ba yan? Eto, maganda. Siyempre, gumamit ng product si B. Nagbenta ng product. May points o wala? May kita o wala? May kita ngayon si B. Saan? Sa lahat ng product na gagamitin at ibebenta. Eto, tanong. Si A ba ang gumamit? Si A ba ang nagbenta? Pero lahat ng product na gagamitin ni B, may kita si A sa lahat ng product na ibebenta ni B at gagamitin. Eto, malupit. Kilala mo ba si B? Kilala ka ba ni B? Pero lahat ng product na gagamitin ni B, ikaw may kita ka sa lahat ng product na gagamitin at ibebenta. Maganda o napakaganda? Eto, matindi. Si B, meron palang kaibigan. Saan? Sa Singapore. Binigyan din ng user ID, ang ID niya number 4, na connected sa number ni 3. Lahat ng product na gagamitin, si B may kita, si A may kita, at ikaw may kita ka sa lahat ng product na gagamitin mga taga Singapore dahil meron ho tayong brands sa Singapore. Eto, malupit, si Singapore pala, aba, may kaibigan palang tagay Nigeria. Yung mga tagay Nigeria, paborito pala ang glutathione. Kunyari lang. So, ibig sabihin, bibigyan ng user ID number 4 na connected sa number ni Singapore, connected sa number ni B, connected sa number ni A, at connected naman sa number mo. Lahat ng product na gagamitin, si Singapore may kita, si B may kita, si A may kita, at ikaw kahit wala ka sa Nigeria, may kita ka. Dahil lahat ng yan. Sige po. Dahil lahat pong yan, makikita mo saan? Sa web page. Malalaman mo kung sino yung bumili, ano yung pangalan ng bumili, ano yung product ang binili? Magkano kinita mo dun sa product na binili? Anong oras bumili? Lahat ng yan, makikita mo saan? Sa web page. Maganda o napakaganda? Palakpakan naman natin ulit yan. Okay? Maliban po sa web page po, eto pa, yung pang-8. Meron po kaming tinatawag na scholarship program. So, ibig sabihin, once you become member ng AIM Global, automatically, bibigyan po namin kayo ng certificate. Yun nga lang, pag sinabing scholarship, anong nasa isip ng tao? Yun nga lang, pag sinabing scholar, kailangan po yung batang matalino. Totoo hindi? Teka lang, Anthony. Pag sinabing scholar, kailangan mag-take ng entrance exam, kailangan mag-maintain ng grades. Pag hindi na maintain, hindi na scholar. Teka lang, Anthony. Paano magiging scholar yung anak ko? Eh, laging nasa row 5 yan, malapit sa basuran. Aba, malabong maging scholar yan. Huwag ho kayong maglala. Kahit po yung bata ay malapit sa basuran, walang kaso, yung anak mo, scholar na agad. Malino po ba yan? Ang maganda sa scholarship po natin, no entrance exam, no maintaining grades. Maganda o napakaganda? Ang maganda dito sa scholar, transferable po siya. Ikaw member siya, hindi pwede po ito i-transfer. Maganda o napakaganda? Ang malupit, ito. Ito po ay wala po siyang expiration date. Ibig sabihin, nag-member ka ngayon, next year mo pa gagamitin, walang kaso kasi hindi naman po siya na-expire. Maganda o napakaganda? Ulitin ko, no entrance exam, no maintaining grades, transferable, no expiration. Yung panglima, wala ho tayong quota. Hindi ho kayo obligadong magbenta ng product. Malino po ba yun? Yun po yung scholarship. Basta sa scholarship po namin, ang importante, ipapasa mo lang. Ang passing grade po ay? Siguro naman, parang awa mo na. Aba, ipasa mo na. Okay po ba yun? Pag hindi po pa maipasa yan, siguro ang gagawin nyo na lang pag hindi po maipasa ng bata,
Ang gagawin niyo po, dalhin niyo na lang po siya dito, ipapag-pray over namin niya, baka may masamang espiritu lang po yan. Ha? Yan. Ito po, ang passing grade po, 75. Siguro, kaya na po yan. Maganda o napakaganda? Palakpakan naman natin. Okay? Okay. Maliban dyan sa scholarship, ito po yung pinaka-package ng ano natin, pang siyam. Meron pa tayong tinatawag na gift certificate. And you can ask your sponsor kung paano po i-avail po yung gift certificate niyan. And alam naman po natin, pag sinabing gift check, meron pong bonus na binibigay. Klaro po ba yun? Maganda o napakaganda? Sulit o sulit na sulit? O sige Anthony, interesado na ako. Magpapamember na ako, sasali na ako. Kung ako sasali, Anthony, di ba sabi mo, Anthony, ang trabaho mo magpaliwanag? Opo. Ang trabaho mo naman, ang trabaho ko naman, magdadala. E paano kung gito, Anthony? Nag-member ako, bumili ako ng global package. Tapos, nagdala ako ng mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko, pinaliwanagan mo, aba, nagustuhan, bumili din ng global package. Aba, magkano ang kikitain ko? E paano kung gito, Anthony? Yung kaibigan ko, aba, nagdala din. Bumili din ng global package yung mga dinala. Magkano na naman ang kikitain ko? Eh, paano kung kayo, Anthony? Yung kaibigan ng kaibigan ko, nagdala din. Bumili ng global package. Magkano na naman ang kikitain ko? Aba! Yung mga kaibigan ng kaibigan ko, nagdala din. Bumili ng global package. Magkano ang kikitain ko? Sige, Anthony, explain mo nga sa akin kung paano ako kikita. Eto po yan. Okay po ba yan? Sige po. Siguro po, mga 5 minutes, tapos na po ako. Alam ko, medyo pagod na ho kayo. Yung iba dito, medyo gutom na ho. Pero wag ho kayo magala. Yung pagod, pwede naman ipahinga pag-uwi ninyo. Agree? Yes. Ang gutom, pwede naman ikain po yan, mawawala na yung gutom ninyo. Pero yung opportunity na pinapakita namin sa inyo, pwede po magbago po ang buhay ninyo. Alright? Narinig niyo pa ako sa likod? Malinaw pa ba? Okay, good. Okay, hindi lang ho yan. O sige, Anthony, interesado kami. Paano kami kikita? Pabilis lang po to. 5 minutes, I'm done. Dito, pwede ho kayo mag-retailing. Okay? Sa retailing, pwede ho kayong kumita ng 25% up to 50% retailing. Halimbawa, yung Colidus po. Pag hindi po member, 800. Pag member, 600. So, meron kang outright income magkano? 200 pesos kada box. Malino po ba yun? So, pwede ho kayong mag-retailing. Pangalawa, kung hindi ka mahilig magbenta, kasi may mga tao talagang sadyang mahilig magbenta, walang kaso. Pero may mga tao naman talagang sadyang hindi po mahilig magbenta. Kung hindi ka mahilig magbenta, eto, bagay sa iyo to. Pwede ho kayo mag-binary income. Question, Anthony. Ano ba yung binary income? Eto po muna. Ang maganda dito sa binary income, dalawa po ang pwede nyo pong pagkakitaan. Una, meron kami tinatawag na direct referral bonus. Magkano direct referral bonus? Dito, kikita ho kayo ng 500 pesos sa direct referral bonus. Mamaya explain ko po yan. Pangalawa, meron kami tinatawag na pairing bonus or match sales bonus. Pero ang madalas tawag ho namin dyan, pairing bonus. Magkano naman ang pairing bonus, Anthony? 1,500 pesos po ang pairing bonus. Okay, sige Anthony, paano ba yung binary na yan? Mamaya explain ko po sa inyo. Pangatlo, maliban sa binary income, meron kami tinatawag na unilevel income. Sa unilevel income, dito kikita ho kayo. First level, kikita ho kayo ng 10%. Halimbawa, si Robin, kaibigan niya ako. Bumili ako ng product. Lahat ng product na bibiliin ko, 10% si Robin. Klaro po ba yun? Kasi first level niya ako. Ako naman meron ako na-invite. Ay, na-invite ko, first level ko. Ako naman may 10%. Si Robin, second level niya yung na-invite ko. First ko, siya second. Ibig sabihin, si Robin, kikita po siya sa second level, magkano? 5%. Up! To 10th level, merong kikitain magkano? 5%. Ibig sabihin, si Robin, kikita siya hanggang 10th level, 5% sa lahat ng product na gagamitin namin. Klaro po ba yun? Okay, maliban po dyan sa unilevel, pang-apat, meron po kami tinatawag na stair step income. Pag sinabing stair step income, may parang kami tinatawag na positioning. Ang pinakamataas na position, global ambassador. Ang pinakamababang position po ay silver executive. Okay? Pangalawa po dyan ay gold executive. Silver executive 10%, gold executive po 20%, and global ambassador po 30%. Dito po, yung position niyan, depende po yan dun sa product na ikukonsume. Repeat order ang tawag ho namin dyan.
Okay? Meron ho kami mechanics para makuha po yung position niya. Pero nung ako po ay nag-global ambassador, kinuha ko lang po siya ng mga 7 months. Depende po siya sipag at syaga ninyo. Klaro po ba yan? So mamaya po, you can ask your sponsor paano bang kukuhanin yung global ambassador ng ganung kabilis. Okay? And then pwede ho namin kaibigan ng tips kung paano nyo makukuha ng mabilis yung mga position. Klaro po ba? Okay. Ang maganda ho dito, pag ikaw ay global ambassador, halimbawa, si Robin po ay global ambassador. Lahat ng product na gagamitin ko, bukod sa kikita sa akin ng 10%, dahil global ambassador siya, 30%. Lahat ng product na gagamitin ko, 30 plus 10, magkano? 40% siya sa lahat ng product na gagamitin ko. Maganda o napakaganda? Okay. Ibig sabihin, lahat ng product na gagamitin ko pag may position, the more mas mataas ang position, the more mas mataas pa yung tinatawag naming rebates. Okay, tinatawag naming overriding income. Klaro po ba yun? Okay, sige Anthony. Sa dami ng income, merong stair-step income, may unilevel income, aba, may binary income. Sa dami ng income, aba, hindi ko na alam kung anong kakamkamin ko dyan. Anthony, hindi ba ako mahirapang kunin yung position niyan? Hindi ba ako mahirapang trabahoin yung binary income, yung unilevel income? Huwag ko kayo maglala. Ano man ang trabahoin mo sa tatlo, walang kaso. Isa lang ang trabahoin mo, lahat na rin kinita mo. Maganda o napakaganda? O sige po, para mas mabilis, pag-usapan na lang muna natin yung binary. Ito lang po, okay na ito, solve na tayo eh. Pag sinabing binary income, ito po yan. Pag sinabing binary, buy, it means dalawa. Halimbawa, ito ka. Meron kang na-invite. Dalawa lang ang pwedeng paglagyan. Ulitin ko. Dalawa lang po ang pwedeng paglagyan. Ilalagay mo sa kaliwa o ilalagay mo naman saan? Sa kanan mo. O sige, ganito po. Taas po yung kaliwang kamay. Taas po ang kanang kamay. Ang ibig sabihin po niyan, alam nyo pala yan. Alam nyo pala yan. Ibig sabihin, you have a chance talagang para kumita dahil alam mo ang kaliwa, alam mo ang kanan. Anong ibig sabihin po niyan? Dalawa lang pwedeng paglagyan. Ulitin ko. Kahit ilan ang dalhin ninyo, basta dalawa lang paglalagyan. Lalagay mo sa kaliwa o lalagay mo sa kanan. Kahit ilan. Sa application na pipilapan mo, meron pong left, meron pong right. Klaro po ba? Okay, sige, ganito Anthony. Eto ka. Lagay na natin sa worst case scenario. Meron kang na-invite. Ang pangalan si A, nilagay mo sa kaliwa. Meron kang na-invite ulit, si B, nilagay mo naman sa kanan mo. Ibig sabihin, eto po, bumili ng global package. Magkano global package? 7,980 ang global package. Pagbili ng global package, doon po papasok yung tinatawag po naming direct referral bonus. Magkano direct referral bonus? 500 pesos. Bumili ng global package, may direct referral bonus ka magkano? 500. 500 plus 500, magkano kinita mo? 1,000 pesos. Plus, meron pa kami tinatawag na pairing bonus. Anong ibig sabihin ng pairing bonus? Halimbawa, ito si A, ito si B. Ang gagawin ng computer, pag na-trace na meron pumasok sa left, may pumasok sa right, ang gagawin ng computer, ipapares po yan. Ang tawag po namin dyan, pair. Magkano ang pairing bonus? 1,500. 500, 500 plus 1,500, magkano lahat ng kinita mo? 2,500. Eto malupit. Si A po ba? At si B, kung ikaw may left, kung ikaw may right, sa tingin mo ba si A, meron ding left? Yes. Meron din bang siyang right? Yes. Si B, meron ding left? Yes. Meron din siyang right. Eto tanong, bumili ng global package, meron din direct referral? Yes. Meron din direct referral? Yes. May pairing din. May direct referral, may pairing din. Tanong, yung kinita mo, kinita rin nila? Yes. Paras-paras kayong kumikita. Eto ang tanong, ikaw ba ba ang nag-invite dito? Hindi, pero itong malupit. Ibig sabihin, every time may papasok sa left, every time may papasok sa right, ang gagawin po ng computer pag sinabing pairing bonus, tuloy-tuloy po yan. Ang gagawin ng computer pag may pumasok sa left, may pumasok sa right, ang gagawin ng computer, pair! Magkano? 1,000. Basta every time may pumasok sa left, every time may pumasok sa right, ang gagawin ng computer, pair! Magkano? 1,500. 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? 3,000 pesos. 3,000 pesos, malaki o maliit? Malaki po yan. Alam pong bakit? Sa labas, no worth, no pay. Sa amin, no worth, pero with pay. Dapat pinapalakpakan yan. Oh. Eto tanong. Eto po mga taong ito, may iwasang hindi mag-invite? Siyempre, hindi. Kung may kaibigan ka, may kaibigan din siya.
Kung ikaw nangangarap, gustong magbagong buhay, aba, may mga kaibigan din nangangarap at gusto rin magbagong buhay. Eh what if may nagpasok ulit, may nagpasok, ang gagawin ulit ng computer kahit hindi na ikaw nag-invite, ang gagawin, pair, magano? Basta every time may papasok sa left, every time may papasok sa right, ang gagawin ng computer, pair, magano? 1-5. Maganda o napakaganda? Eto malupit. May pumasok sa left, walang pumasok sa right. O may kita ka, wala. Wala. Sa ibang kumpanya, pero sa amin, kikita ka pa. Alam mo kung bakit? Simple. May pumasok, walang pumasok. May kita, wala. Wala na. Pero ito po yan. May pumasok, walang pumasok. Pero ito mga to, gumagamit ng product. Lahat ng product may corresponding points. Pag naipon ang points, umabot po ng 1,200 points ang gagawin ng computer. May pumasok, may 1,200 points ang gagawin ng computer. Pair! Magkano? 1-5. Eh, what if walang pumasok? Walang pumasok. May kita, wala. Wala. Sa ibang kumpanya yon. Pero sa amin, kikita ka pa. Paano nangyari yon? Simple. Walang pumasok. Walang pumasok. Pero eto mga to, gumagamit ang product. Lahat ng product mayroong corresponding. Pag naipon ang points ng 1,200 points sa left, 1,200 points right, basta ang usapan, 1,200 points, 1,200 points, pag nakita ng computer na mayroong points, na mayroong points, kahit walang nagpapasok, ang gagawin ng computer, pair! Magkano? 1-5. Ulitin ko po, sige po. Ulitin ko ah, ang sistema ho namin, tao-tao pair, tao-product pair, o product-to-product pair, any combination, pwede ho tayo mag- pair. Sige po, palakpangan ho natin. Eh what if, gayto Anthony, may nagpasok. May nagpasok. Pumasok ng Monday. Eh paano kung pumasok ng Tuesday? Kikita? Eh baka namang iisang araw lang dapat. Walang kaso. Monday, Tuesday, pair. Eh paano kung pumasok ng Monday? Pumasok ng Saturday? Walang kaso. Pair. Eh paano kung pumasok ng January? Pumasok ng December? Walang kaso. Pair. Eh, paano kung pumasok ng 2014? Eh, paano kung pumasok ng 2060? Walang kaso. Pair. Ano? Basta ang pinag-uusapan ho natin. Pumasok sa left, pumasok sa right. Hindi natin pinag-uusapan ng araw, anong oras, basta usapan. Pumasok sa left, pumasok sa right. Pair. Eh, paano kung gayto, Anthony? Walang pumasok sa left, walang pumasok sa right. Anong tawag mo doon? That's unpair. Sado kayong seryoso yun. Eto po yan. Sige po. May iiwasan po ba? Eto po, may iiwasan pong hindi dumami o dadami talaga? So, ibig sabihin, dahil hindi may iiwasan, pwedeng dumami. Pwede po bang umabot ng 1,000 tao dito? Alam mo kung bakit? Kasi sa amin nangyari yan. Pwede po bang umabot ng 1,000 tao dito? Opo, kasi sa amin nangyari yan. Ako, for the past 6 years, ginagawa ko tong negosyo. Ang member ko po ay 55,000! Pero, hindi po lahat yan in-invite ko. Sa 55,000, ang total na na-invite ko po ay 79. Sa 79, 15 lang yung nag-join. Sa 15, 5 lang yung nagtrabaho. Yan na po sila, 55,000. Ako nyo? Take note. Hindi lang po yan kasi sa Pilipinas. Buong mundo pa yan. May Hong Kong, may Canada, may Singapore, may Jeddah. Ngayon po, malaki ang grupo ko po sa Jeddah. Meron din po sa Japan po yan. Meron po yan sa Singapore. Meron po sa Taiwan. Alam mo, sa totoo lang, sa sobrang dami. And, ang good news po, nakuha lang ho namin yan sa online. Hello? So, ibig sabihin, kung meron man taong magdududa, mag-decide na para gawin ang negosyong ito, hindi po kayo yon. Alam nyo kung sino? Yung mga OFW. Yung mga OFW na gawang mag-join, na hindi pa nakita opisina. Na hindi pa kami nakita ng personal. Eh di mas lalo kakita mo opisina, kita mo pa kami. Yes. Ako nyo? Oh. Ibig sabihin, lalo sa mga first-timer, hindi ho kayo magkakamali na mag-decision. And then, tutuloy ho natin para hindi ho kayo, para talaga makita ninyo kung gano'n ito kaganda. Okay, what if may magpasok isa dito, pwede mangyari araw-araw? Eh paano kung araw-araw may nagpapasok isa dito, pwede mangyari? Opo, kasi sa amin nangyayari po yan. Paano kung gayto, Anthony? Araw-araw may pumapasok.
Araw-araw may pumapasok isa. Anong ibig sabihin niyan? Eh di ibig sabihin po niyan, kung araw-araw may pumapasok, eh di ibig sabihin araw-araw po yan 1515 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
may magpasok 10 araw-araw. Yes. Ano mo kung bakit? Kasi nangyayari sa amin yan. Kaninang umaga, nangyari na nga to sa akin. Ibig sabihin, meron po ba pwedeng magpasok dito 10 araw-araw? Pwedeng mangyari? Oo naman kasi kanina nangyari sa akin yan. 10, may nagpasok. 10, may nagpasok. Araw-araw. 10 ng 1.5, magkano? Eh, paano kung araw-araw yan, Anthony? Eh, di yung ibig sabihin yan. 15,000. Araw-araw. 15,000. Malaki o maliit? Maliit. Kasi bakit? Dito po, pwede ho kayo kumita ng 24,000 pesos per day! Alam nyo, dapat nilalakasan yung palakpak nyo. Bakit? Ito yung negosyo na 780, pwede kang kumita ng 24,000 per day. Dapat lakasan nyo yan. Maniwala ka, kahit itayo mo ng sari-sari store, hindi yung kikita ng 24,000 per day. Pero dito, you have a chance para kumita ng 24,000 per day na wala kang binabayarang kurente, tao, pwesto. Guwapo pa speaker mo. Okay, ha? O, sige, Anthony. Lagay natin sa worst case scenario. 2 minutes, I'm done. Worst case scenario tayo. What if ganito, Anthony? Gusto ko na tapusin. Para mamaya, konti na lang i-address natin concern kung meron ka patanong. Ito ngayon si A. Ito ngayon si B. Meron kang kaibigan, A, si B. Dadalawa na ang kaibigan mong isa, namatay pa. O, pwede mangyari? Worst case scenario tayo, ha? Si A at si B, nawala. Walang points, walang tao, hindi nagbenta, hindi gumamit, zero activity. May kita, wala. Wala. Sa ibang kumpanya. Pero sa amin, kikita ka pa. Paano nangyari? Eto po yun. Doon po papasok yung sinasabi naming unilevel income. Anong ibig sabihin ng unilevel income? Pag sinabing unilevel income, by level. Halimbawa, eto ka. In-invite mo si A. Ano mo siya? First level mo siya. Magkano ka? 10%. Si A, in-invite si B. First level ni A. Ano mo siya? Second level mo siya. Magkano ka? 5%. Si B, in-invite si C. First level ni B. Second level ni A. Ano mo siya? 1, 2, 3. Third level, magkano ka? 5% up to 10th level, meron kang 5% sa lahat ng product na gagamitin niya. Maganda o napakaganda? Ito po good news. Dito po, yung sponsor ko po, kumikita po ng 2 million every month. Alam niyo po, yung sponsor ko, average 60,000 to 70,000 pesos per day. Kung papansin ninyo, 60 to 70,000 per day. Paano niya kinita? Samantalang ang sabi ko, 24,000 lang tayo per day. Gusto niyo po ba malaman? Yes. Gusto niyo malaman? Simple. 24,000 per day, opo. Pero, yung ginawa ng sponsor ko, kaya kumikita ng 60,000, 70,000 per day kasi yung sponsor ko, tatlo yung binili niya. Nung nag-umpisa po siya, hindi lang isang binili niya. Tatlo. Siya to. Siya rin ito. Siya rin din ito. Ang ginawa niya, invite lang daw. Ang ginawa niya, naglagay siya ng tatlo. Pangalan niya. Tapos yung ginawa niya, naglagay siya ng tao dito. At huling taong nilagay niya, ako. Tatlo kami humataw. Ang maganda niyan, tatlong 24,000 sa kanya ang kumikita araw-araw. Tingnan niyo po ito, ha. Tatlong 24,000 araw-araw. Ibig sabihin, binibigyan ho namin kayo ng pagkakataon o ng AIM Global na pwede ho kayong bumili ng tatlong 3 heads o maximum income, ina-allowed ho namin na pwede ho kayong bumili ng 7 heads. Ibig sabihin, kung makakabili ka ng 7 heads, aba, mayroon kang pagkakataon kumita ng 24,000 per day na 7 beses. Wala bang palakpak dyan? So, ibig sabihin, you have a chance para kumita sa 7 heads po
pwede kang kumita ng 4 million per month. So, ibig sabihin, ang laki ng chance mo, binibigyan ka namin ng pagkakataon, lahat tayo may pagkakataon na kumita ng million. Believe me, yung 7 heads mo, 56,000 pesos yan. Itayo mo ng sari-sari store yan, hindi yan kikita ng million. Pero sa amin, wala kang babayarang kuryente, tao, pesto, pero pwede kang kumita ng 4 million a month. Yes. Oh. Alam niyo yung sponsor ko? Kahit kumita ka pa ng 10 million, 20 million, dito, wala ka pa rin babayarang kuryente, tao, pesto. Kahit kumita ka pa ng 30 million per month, wala ka pa rin babayarang kuryente, tao, pwesto. Maganda o napakaganda? Anyway, I'm done. Tapos na po. Yan. Pero ito masasabi ko po, bago po tayo maghiwalay-hiwalay, ito po masasabi ko, maaaring mamaya, kahit tapos na po ako mamaya, paglabas mo, ito pa rin ang problema mo. Pera. Totoo hindi. Maaring iba dito, gusto mo na. Maaring iba dito, decided ka na. Yung iba siguro, hindi pa. Pero ito sasabihin ko. Kung meron man dito, first timer, na problema niyang pera, ito sasabihin ko po sa inyo. Totoo po yun, pera talaga problema mo. Alam mo kung bakit? Kahit 10 beses mo pang isipin, problema mo talaga po, pera. Tama po ba? Pero ito sasabihin ko. Bakit mo problema ngayon yan? Simple, maaring problema mo na noon yan. Kaya problema mo ngayon. Kung problema mo ngayon yan, ang nakakatakot, pwede mo rin bang maging problema mo yan pagdating ng panahon? Yes, kasi hindi mo siya ginawa ng paraan. Tandaan ninyo, hanggang kailan mo na lang sasabihin yung salitang wala akong pera? Gusto niyo po ba habang buhay niyo lang po sinasabing yung salitang wala akong pera? Alam mo kapatid, simple. Paglabas mo, ito yung pwede kong sabihin sa inyo. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, dapat meron kang baguhin. Pero pag wala kang binago, walang mababago. At tanong, gusto niyo po ba ng pagbabago sa buhay? Yes! Tanong, kailan mo umpisa ng pagbabago? Alam mo, mag-isip ka ng positibo, mag-isip ka ng negatibo, para lang din ang ginawa mo, nag-iisip ka. Pero kung mag-iisip ka lang naman, mas magandang mag-isip ka na nayayaman ka kaysa namang hindi. Nakuha niyo? Bago ho tayo maghiwalay-walay, okay lang po ba tapusin ko sa maikling kwento? At least, maski pa paano, meron po akong pabaon ho sa inyo. Itong kwentong ito, this is a true to life story, nangyari po to sa San Francisco, California noong 1960. Ito po yung bagong-bago. Bagong-bago po. Bagong-bago. Fresh na fresh po, kakukwento lang to kanina sa akin na gusto ko naman po ikwento sa inyo. Okay, pakinggan niyo po ako. Sa mga hindi pa nakakarinig ng kwento, parang awa mo na, pakinggan mo ito mabuti dahil sobrang ganda. Sa mga nakarinig na ng kwento, aba, parang awa mo lalo, pakinggan mo ito ulit. Kasi bakit? Sobrang ganda! Isang oras lang to. Meron pong maglolo. Yung maglolo, lumapit po yung apo doon sa lolo. Paglapit po ng apo doon sa lolo, ito sabi po ng apo niya. Lolo, lolo, o bakit apo? Lolo, sabi daw nila, ikaw ang pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamausay dito sa lugar natin. Totoo po ba yung lolo? Eh, may pagkaraper po yung apo. Sige nga, lolo, patunayan mo sa akin na matalino ka. Alam mo, sabi ng lolo niya, eto. Hindi naman masyado ako. Sige nga, lolo, kung talaga magaling at mahusay ka, lolo, patunayan mo sa akin, hahamulin kita. May pahuhula ako sa'yo. Ano ba yan, apo? Sandali lang, lolo, dyan lang po kayo, wag po kayo alis. Babalikan ko po kayo. Alam niyo po, ginawa po ng apo, lumabas po ng bahay. At ang ginawa ng apo, pumunta po dun sa bakuran. Pagpunta niya dun sa bakuran, ang ginawa po ng apo, nag-set up po siya ng panghuli ng ibon. Nung na-set up niya na yung panghuli ng ibon, ang ginawa ng ibon, meron pong dumapong ibon. Yun dun sa ginawa niya, na sinet up niya na panghuli. Pagdapo ng ibon, ang ginawa niya dun sa ibon, hinuli niya. Pagkahuli niya dun sa ibon, yung ibon buhay pa. Gustong kumawala, pero hinawakan niya mabuti. At ang ginawa niya sa ibon, nilagay niya sa likuran. Paglagay sa likuran, lumapit dun sa lolo. Eto sabi niya sa lolo. Lolo, sige nga, kung talaga matalino na ka, mahusay ka, hulaan mo ngayong ibon na nasa lugaran ko, hamunin kita. Sabi ng apo niya. Eto sabi naman ng lolo niya. Alam mo po, no, talagang napakabata mo pa. Alam mo po, no, pag sinabi ko kasi yung ibon na yan, pag sinabi ko yung ibon na yan, patay, ang gagawin mo sa ibon, ano gagawin mo? Yung higpit mo doon sa ibon, luluwan mo yan. At papakita mo sa akin buhay. Alam mo po, no,
Pag sinabi ko namang ibon yan, pag sinabi kong buhay, yung higpit mo, papatay mo yan sa iyong kamay at papakita mo sa akin, patay. Alam mo, Apolo, ang tanging sagot ko dyan sa tanong mo, nasa iyong kamay ang buhay ng ibong yan. Nasa sayo kung papatayin mo or bubuhayin mo. Okay na. Anong moral lesson about this sa story ko? Alam mo, kapatid, no? Missy, gano'ng kaganda po yung opportunity yung pinapakita namin sa inyo. Missy, gano'ng kaganda po yung product na pinakita namin sa inyo na pwede pong makatulong sa pamilya ninyo o sa mga kakilala ninyo. Alam nyo, kapatid, Missy, gano'ng kaganda yung opportunity na pinakita ko sa inyo na pwede pong magbago ang buhay ninyo na kagaya din namin, na pwede po kayong kumita. Alam mo, kapatid, Missy, gano'ng kaganda pa yan kahit sino pong taong nasa harapan nyo para baguhin ang buhay ninyo para kumita ka. Alam mo, kapatid, nasa iyo pa rin ang decision. Nasa sayo kung papatayin mo or bubuhay mo. Dalawa lang po yung taong pumasok mo dito at dalawa lang din po yung taong lalabas. Positive, negative. Hindi ko po alam kung sino positive, hindi ko rin po alam kung sino negative. Pero higit sa lahat, kami po nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyo. God bless and to God be the glory sa inyo lahat. Thank you po. Power.